Ang mga baby fish ay nandito na naman sa ating harapan. So, napakaganda ng panahon, ang ganda ng kulay ng dagat. And wala gaano mga nakakapasok ngayon ng mga basura. Ayan. So ito po ang lawak ng tambak. Wala, no? Wala tayong mga nakikita since Thursday na mga patay na isda. Itong mga baby fish na to, kahit na ongoing yung tambak ng Dolomite, ayan, until now, andyan, buhay na buhay pa rin po. Yes, magandang araw and welcome back ulit sa ating update ngayon, no, dito sa Phase 2 Dolomite Beach po ngayong araw ng Lunes. Today po is April 18, 2022. Ayan, so nasa harapan po natin, no, itong parang mga Dolomite Hills dito. Ito yung mga ina-unload po na mga Dolomite mula dun sa barge since Saturday po hanggang ngayon, no. So andyan siya. Ayan. So yung pinakamataas yan yung ating Dolomite Pebbles. So itong sunod-sunod po na nakahilera dito, ito naman yung mga Dolomite Sand. So talagang, no, napakaganda, puting-puti. At mas lalong tumitingkad yung kanyang kulay kapag nasisinagan po ni Haring Araw. Ayan. So silipin natin yung dagat dito sa may Phase 2 ngayong tanghali po, no. Ang oras natin po ay alas 12 po ng tanghali. So lunch break na ang ating lunch break ang ating operator, ang operation po nila. Ay. Eh pasyalan natin dito sa may sa may buhanginan po, no, malapit sa dagat. Kung kamusta? Mas luminaw ba? Kamusta ang kulay ng dagat? Dahil talagang napakaganda. Ayan. So buti ngayon is naalis na yung mga kalat po, no, nitong Holy Week. Ayan. So ang dami pa rin mga maliliit na isda. Dami, ayan, ganda ng kulay ng dagat. So yung iba gusto na ganito lang daw siya, no. Purong sand na lang daw. Pag naglagyan daw po ng ng pebbles. So ayan po. Dun sa may kabila. Ayan. Lakad tayo dito sa gilid. Daming mga, hindi na naman itong mga
maliliit na isda, no? Yung talagang gumigilid. So hindi pa siya sobrang clear yung dagat dahil nga po parang naghahalo pa, nagmimix yung dolomite tsaka yung dagat. Pero kung dito banda lang, so ganyan yung magiging itsura po, no? Kapag pati dun sa unahan, inalagyan na rin po ng dolomite. Oh, so dito, tingnan nyo po kung gaano kalinaw ang dagat. Ang mga baby fish ay nandito na naman sa ating harapan. So napakaganda ng panahon, ang ganda ng kulay ng dagat, and wala gaano mga nakakapasok ngayon ng mga basura. Ayan. So ito po ang lawak ng tambak. Wala, no? Wala tayong mga nakikita since Thursday na mga patay na isda. Itong mga baby fish na to, kahit na ongoing yung tambak ng dolomite, ayan, until now, andyan, buhay pa rin po. No? So, patunay lamang na hindi masama ang dolomite sa dagat, no? Hindi siya lason, hindi siya nakakapatay ng mga isda. Bagkus, yung mga isdang yan, na nasa harapan natin, eh mukhang tuwang-tuwa pa nga dahil sa nangyaring pagtatambak po ng dolomite dito sa Baywalk. Ay, napakaganda ng dagat. So kung papansinin natin, ayun, no, yung barge is ang dami pa rin lamang dolomite, no? Ang dami pa rin po, halos naka ayun, no, lagpas pa siya dun sa parang nakaapaw pa rin yung dolomite sa sobrang dami na ilang araw na po sila nag-unload. Ayan, lakad lang tayo dito sa gilid. Yan po, oh. So parang nagkukulay gatas. Gandang tingnan. Ang resulta ay parang nagkukulay turquoise yung dagat natin, no? Pag nagmimix na yung sand. Dolomite sand, tsaka yung dagat. So ito pa yung mga papatagin nila hanggang doon. Ayan. So ngayon, ito nakikita nyo, lagpas seawall po ito. Eh, alam naman natin yung level ng dolomite sand sa ating beach nourishment is mas mababa dapat sa seawall. Kaya madami-dami pa yung mga papatagin dito ng contractor. And madami-dami pa yung i-unload nila dito. So lakad tayo ulit. Meron ditong sanga. Tapos akyat tayo sa taas. Dito na lang. Medyo mahirap yung akyatan doon. O yan po. So pakita ko po ulit, no, yung pinanggalingan natin galing doon. Ayan.
Buti na lang hindi tumama dito po yung ano no, yung bagyo. Dahil kung hindi, may mga kalat na naman. May mga dadagsain sana dito. Ayan. Dito tayo galing po kanina. Nakita nyo naman, talagang paganda ng paganda itong Dolomite Beach po natin dito sa Baywalk.